Wendy, right? Sorry, I came from a party last night. That's okay. And I'd like to introduce you to the next figure skating champion. My daughter. Nice to meet you, Coach. I heard na ikaw yung pinakamagaling na coach sa buong bansa. So I'm hoping that you'll take my daughter under your wing. Listen, nakipagkita lang ako sa inyo kasi pinakiusapan ako ni Vivian. But I am already retired. So I'm sorry for wasting your time. Please. Umalis na kayo. Monique, antayin mo ako sa sasakyan. Anong gusto mo? Marami akong alam sa'yo, Wendy. Alam ko ang nangyari sa'yo. Iniwanan ka ng mga estudyante mo dahil nagkaroon ka ng relasyon sa isang parent. Tama? And because of that, you got blackballed. Pero nandito ako para ibahin lahat yon. Basta gagawin mo lang champion ang anak ko. I promise that I will help restore your reputation. Bakit gusto mo akong tulungan? Hindi ba kaibigan mo yung asawa ng lalaking nakarelasyon ko? We're not friends. Her daughter is competing with my daughter. So they're nothing more to me than competition. Basta ang gusto ko lang, manalong anak ko sa kahit anong para. I don't know. Gusto ko na lang kalimutan yung nakaraan ko. But you're jobless. And look at this dump that you're living in. Gusto mo ba talaga? Ganito ka na lang habang buhay. Sayang naman ang galing mo when you can help my daughter become a star. Nabansagan na akong haliparot, mga agaw, kabet, kerida. Ikaw, di ka ba natatakot na baka ma-involve din ako sa asawa mo? Wala akong asawa. Wala kang aagawin. Here's my calling card. See you on Monday. Hindi ka pa inaantok, ha? Mahal na mahal mo talaga si Pongay, no? Huwag mo ako umpisahan, Ruben, ha? Hinahasa ako lang itong sapatos ni Pongay. Paano siya makakapag-training ng maayos? Kung mapurol yung blade, pwede siya madapa. Kapag siya na-aksidente, hospital na naman, gastos na naman.
Eh, matutuwa pa rin siya niyan. Alam niya, may malasakit ka pa rin. Mali ba ako? Hindi lang siguro maganda yung pagkakasabi mo. Intindihin mo na lang pinanggagalingan ko. Alam mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Alam mo yung nangyaring pagtatraidor sa akin, pandarayang ginawa sa akin ng taong pinagkakatiwalaan ko. Ayoko lang maranasan ng anak yun. Kasi napakasakit mo. Ayoko lang talaga masaktan din si Pongay. Alam ko. Gaalala ka lang sa kanya. Pero kailangan mong isipin. Malakas na ba tayo si Pongay? Kung kailangan niya madapa, hayaan mo. Doon siya matututong bumangon. Sumunod ka pa. I have my phone. Let's go. Baka ma-traffic tayo. I might as well go to the bathroom. Is someone here? Do you hear that? So, Mom, what are you doing today, Ate? I didn't know you were home, Mom. I just came by to drop some documents that you can sign, and I saw the room open, so, Mom. Akala ko ba, binibab mo na yung pag-musik mo? Why are you playing the piano? Sorry, Mom. Chine-check ko lang kung maayos yung piano. That's it. I should have thrown that thing away years ago. Yes. Relax. Ano bang kasalanan ng piano? But every time I see that thing, I remember his lying, cheesy father. Mom, I didn't mean to hurt you. Okay, you won't see me playing this thing ever again, right? I hope not. I'm sorry. I need to go. Fair and square. Come on, sino niloloko mo? I'm sure ikaw and your mom dadayain niyo yung audition in your favor. Come on. Alam naman nating lahat, hindi ka naman talaga magaling eh. Don't push me. Or what? Huwag kayong mag-away kung ayaw niyo patawag ni Coach Ana yung mga parents ninyo. Siyempre. Sige na. Sama na. Aga mo yata. Eh, maaga kasi akong
Pinauwi ni boss. May luto ng pagkain dyan, initin mo na lang. Tapos, Ruben, yung tubig ah, bayaran mo na. Mapuputulan na tayo. Mahal? Meron akong kailangang sabihin sa'yo eh. Ano yun? Huwag kang magagalit, ha? Kapag hindi mo sinabi, magagalit ako. Ano yun? Kasi natanggal ako sa trabaho. Paano ka natanggal sa trabaho? Palagi daw kasi kung late eh. Kaya sinisante ko ni boss. Pinakiusapan ko naman, pero makahanap na raw sila ng kapalit ko. Ben naman. Ngayon ka pa nawala ng trabaho. Nagkakandakubahan na ako sa kakasumba, sa kakatindahan ng mga kung ano-ano, tapos mawalan ka na ng trabaho. Hindi ko na alam kung paano ko hahatiin tong katawan ko. Ngayon sasabihin mo sa akin na tanggal ka? Ano ba yan? Ang dami-dami nating gastusin eh. Uy! Maka nakakalimutan mo ha? Ikaw ang nagpasok kay Pongay sa pagtitraining. Ano ngayon? Patitigilin na natin siya. Huwag naman mahal eh. Madudurog yung puso ni Pongay. Madudurog ang puso ni Pongay? Eh paano? Saan tayo kuha ng panggastos? Yung bayad sa coach, yung rental doon sa skating rink. Pagkatapos, yung baon niya, yung costume niya, ano? Alam mo naman na ang mahal-mahal ng figure skating eh. Paano na? Eh? Kailangan natin magtipid. Dahil ako, hindi ko na kayang kumuha ng isa pang racket para lang matustusan yung gastos ng anak mo. Gagawin ko ng paraan. Maghanap akong trabaho. Siguraduhin mo. Kasi ako, hindi ako maglalabas ng pera. Dahil wala akong ilalabas na pera. At kung ikaw, hindi ka kaagad makakuha ng bagong trabaho, ako na mismo magsasabi kay Pongay na tigilan na yung pagtitraining na yan. Pakinggan yung mga sinabi ni Sonia sa'yo. Kahit ano sasabihin nun para lang mang provoke. Alam mo naman yung KSP yun. But she's right. May connection naman talaga ako sa taas eh. I'm friends with the owners of the mall, kaya kung ako yung mapili sa audition, I won't blame them if they think it's nepotism. Pero kung sakaling ikaw yung mapipili, dahil yun sa talent at saka skill mo, sobrang galing mo kaya. You're too nice, Pongay.